Bilang pasalamat po kay Sir 12 volts mutmut po. Dahil sa kanya, tinuruan niya kung paano magkapit ng GPS tracker. Saka mayroon pa ako isang motor, yung ano, yung RS 150 oh. Saka niya ko din nakuha yung ano, yung pagkabit ng alarm mo. Saka niya din na sight. Salamat po, God bless Sir Mutmut. Hello mga sir, no? Bale sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng GPS tracker. So, pwede ito sa motor, sa kotse, sa truck. So, lahat ng sasakyan, pwede siya. So, bale, itong video na to ay sa motor siya. Motor na kanya kabit. Ito ay via messenger lang pagkabit ito. Inisraan ko lang siya kung saan ay kabit yung mga wire. So, okay. So, bago tayo mag-start, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking channel. At i-hit na rin pa yung bell button para updated kayo. Try ko i-monitor yung in-install lang ko dato sa tagalian. Sa mga 5 months na siguro to. Kung hindi pa siya nag-update ng password, mabubuksan ko pa yung ano niya. GPS tracker niya, ma-monitor ko pa rin siya. So, yun, try natin. Yun, hindi pa siya nagpalit. Yan, bali sa balayan ako. Yung in-install lang ko, tagalian, pero ang sasakyan niya ngayon ay nasa nasugbo. So ayan, nasa nasugbo yung sasakyan. Ayan, bali ang date na yun, June 7. Ayan. So nandun yung sasakyan niya sa may nasugbo. Pag planay natin siya, makikita yung mga dinaanan, patras, pabalik ng ano, simula ngayong oras na to, pabalik. So makikita yung mga pinuntahan ng sasakyan niya. Makagala pala sila. Ayun, parang umiikot lang siya. Itong kagandahan dito sa ano to, kahit walang load, matrace mo yung mga pinuntahan niya. Dahil mayroong apps na ano, mga gamit. Basta alam mo lang yung password mo. Ito sa kanya, hindi pa siya nagpapalit. Ayan. Doon siya nang galing sa may park na yan. May oras din yan. Ayan. Parang busy yung ano yung sasakyan niya. So try natin nung kahapon 6 5 Friday. Ayan siya sa bumiyahe pa rin. Ayan, pwede ko siyang, ito yung mga ano, vibrate. Kung overspeeding, kung nalayo sa akin, sa may-ari yung kotse, mag-vibrate siya. Tara mga sir, umpisahan natin mag-install. So yan, bali ang nilagyan natin ay Honda Beat Fi. So itong motor na to ay kay Sir Roylan. Bali, humingi siya ng guide sa akin kung paano ilagay yung kanyang GPS tracker. So una natin, tatanggalin natin yung mukha ng motor. So dyan lang tayo mag-focus. So yan lang ang babaklasin natin. Yan, bali pag natanggal yan, ma-access na natin yung ignition switch. So dyan sa wire ng ignition switch tayo mag-concentrate. So ito yung GPS tracker. Para yung relay niya, tatanggalin muna natin yung taklob niya. Pag natanggal yan, itong lalabas, dyan natin i-insert yung SIM card. So pagka-insert ng SIM card, automatic mabuhay na siya. Ayan, bali ito yung wire ng ignition switch natin. So meron siyang apat na wire. So yan yung red na may stripe na wire, yan yung positive, yan yung direct sa battery. So dyan natin ilagay yung kulay pula ng GPS tracker. Okay, tapos yung sumunod na wire, yung kulay black, yan yung puputuli natin. I-cut natin yan. Ayan, i-cut natin yan. Tapos, dyan natin ilalagay yung ilalagay natin dyan yung number 30 at number 87A ng relay. So, yan yung green at blue. Tig isang wire dyan, i-kabit natin.
okay, yan yung kill switch. And then yung kulay black ng relay, pwede natin ikabit sa tornillo dyan sa body wire. Ididikit lang natin dyan. Okay na yan. Bali yung GPS tracker natin ay meron siyang built-in na battery. So kaya pag na full na yung charging niya, automatic mag-stop na yung supply ng galing sa motor. Kaya hindi tayo makanggamba na malobat ang motor natin, dahil automatic mag-stop yung supply ng charging sa GPS pag na full na yung battery. So ayan mga sir, no, bali okay na yung pagkabit natin. So i-try na natin siya. Magandang hapon sir. Bali i-review ko lang ngayon yung ni-install ko na ano, na GPS tracker si G720. Bali meron po siyang dalawang ano option, by TrueTex and then by apps niya. Pero ginagamit ko yung TrueTex kasi minsan yung apps matagal mag-response. So ang gagawin ko ngayon, i-text ko lang yung GPS by 555. Type ko lang 555. Tapos nakaumpo yun, no? Meron siyang ilawa. I-type ko lang 555. Bakita 555. Tapos isend ko na po. Yan yung ako mamatay. O, namamatay na po siya. Yan na, maulan na po siya. Patay na po. Tapos itahin ko yun. Tapos magre-reply yung GPS ko. Dito mo. Na cut off oil na. Tapos ito, naka-on po. I-off ko. Tapos i-on ko ulit. Hindi po gumagana yung ano niya, ilaw. Tapos ngayon, gagawin ko po is sasend ko ulit yung para gumana siya ulit. Tap ko lang po 666. Same. Bali, 10 lang po. Yun, umilaw na po siya ulit. Type lang 666. So, magre-reply siya. Resume oil. Tapos tingnan natin. Ito. Yan, umilaw na po siya. So, ngayon, susubukan din natin yung apps niya kung madali siyang ano, madali niyang gamitin. I-on kung kailangan po ng data. Minsan po yung tracker natin, kapag walang load, pwede mo gamitin din, mamamatay din siya, kahit hindi siya magre-reply. Sandali lang ha. Tapos meron pa siyang ano, tatype mo lang kung saan yung motor, type mo lang where, para malaman mo kung saan. Tapos bibigyan kanya ng ano, ang location ng motor mo, magre-reply siya. Sandali lang ha. Para mataanan natin. Sir, pasensya na. Hindi ako marunong mag-video. Ito, binigay sa akin. Yan. Binigay niya. Location. So, bubuksan mo yan. Maralaman mo kung saan yung motor mo. Yan. Yung pula. Yun yung ano. Dito po siya. Yung may dot na pula, yun ang yung motor mo po. Ali, patay po yan. Tapos ngayon, ito po yung apps niya. So, bubuksan ko yung apps niya. So, true data po yun. Tingnan natin kung gagana siya. Ngayon, ito po yung ano. Ito mo po yung tracker niya. Yan. Tapos kung gusto mo, meron din siya tracker. Meron din siyang more. Send command, report, and device info. So ito, command niya, cut oil, restore, arm, disarm, seat number, seat master number, upload, and then seat time zone, vibration sensitivity, reboot, and reboot factory. So ngayon, gagamitin po ito apps na po. So, nakapatay ko yan. Tingnan natin. Kung bubukas o, buksan ko. May ilaw. May ilaw po siya. Wala. Subukan ko. Ikukuman ng cut oil. Cut oil.
confirm kung may response kagad siya. Yun, nag-response kagad po siya kagad. So ibig sabihin, namatay po siya through apps niya. Madali lang po. Minsan kasi mahirap eh. Matagal. On po yan. Yan po. So ngayon, oh, wala talaga siya. Hindi na iilang. So ngayon, ang gagawin ko ulit, i-restore oil ko po siya. Tingnan natin eh. Restore oil po, madali lang po. Tingnan natin. Kung maganda yung signal, madali lang po. Kung pangit, matagal. Tulad niya, matagal pa. Sir, pasensya ka na ha. Dahil hindi ako marunong mag-video eh. Hintay lang sir ha. Matagal talaga kapag ganun, mas lalo na yung apps niya. Pero ang ginagamit ko talaga, through text na lang po. Tapos meron naman siyang load eh. Minsan, kapag merong gumagalaw ng ano sa'yo, sa motor mo, pusa po siya nagte-text na shock alarm po yun nakalagay. Tapos bigyan na yung position niya kung ano. Matagal no. Restore oil natin ulit. Okay.